Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So today, magkakaroon tayo ng tutorial kung paano pagganahin or paano magpaandar ng mga devices like this one. So by the way, this is my first video on my YouTube channel. So follow nyo ako guys para sa mga updates or iba't ibang klaseng video na ipopost natin. By the way, yung purpose nga pala ng paggawa namin ng video para matulungan kayo kung paano yung tamang termination, programming, or configuration ng mga devices at saka ng mga softwares na meron sa industry natin ngayon. Topic natin regarding access control. So, ito yan. Meron tayong Envio Series 260. Envio 260 yung model nito. Kulay itim, Envio Series. Kasi merong kulay puti nito, yung Envio Pro, ang tawag namin. So, ito Envio Series, kulay black. May software na ginagamit para sa pag configure, pag-add ng mga personnel, pag-add ng device, then pagbibigay ng access, paglalagay ng time zone. Tackle natin yon sa susunod na video natin. But for today, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-connect ng mga devices like this one. Yung kanyang reader, FR1200 ang model nito or FR1200. Na ZK Teco. So, ang connection nito RS-485. May dalawa kasing klase ng connection para sa mga readers. Isang RS-485 at isang Wigan connection. So, ang gagamitin natin ngayon, RS-485. So, yan. Meron siyang nakikita niyo ba? Positive, negative, RS-485. Meron siyang ground. And also, meron siyang positive 12 volts. So, yan lang yung connection normally na gagamitin natin. At, meron din siya dito. Para sa connection niya dito sa Envio natin, pupunta kayo dito sa may EXT. Yan. So, meron din siyang parehas na connection ng kabila. So, may label na yan, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mahihirapan sa pag-connect ng terminals niya. So, merong positive, negative RS-485. Meron din siyang ground. Meron din siyang 12 volts power supply. So, dyan natin i-connect yan. Okay? So, and of course, kailangan na itong device ng power supply para sa sarili niya. So, ito yan. So, dito tayo sasaksak ng 12 volts power supply natin. Positive, negative lang naman yan. So, ito yung power supply para dito sa device. At syempre, kakailanganin din natin ng magnetic lock dito. So, may magnetic lock tayo, dalawa lang ang connection nito. Normally, yung iba walang polarity. Ibig sabihin ng polarity, negative-positive. So, meron siyang polarity. Yung non-polarity kasi, alternating current ang ginagamit. So, magkasama yung negative tsaka positive. Basta, mahirap explain. So, yan lang. Ito lang muna yung gagamitin natin. So, and kailangan natin ng, ito, na-provide na rin ako ng female na connector. Meron siyang positive, negative. So, ito gagamitin kasi natin para sa power supply ng Envio. Tapos ito, para sa power supply ng magnetic lock. Okay? And, by the way, kailangan nyo pala ng cable para sa kapag actual termination na, kapag nasa project na kayo, kakailanganin nyo na ito, UTP cable. Ang ginagamit namin, kahit Cat 6, okay na. Or Cat 5, as long as hindi siya mabilis mag-brittle. May mga UTP po kasi na mura, pero mabilis mag-brittle. Pag ginanon mo, napuputol, lalo na kapag coated siya, pag naputol, hindi nyo matatrace ka agad. So, gamit kayo ng magandang klaseng UTP. Advice ko yung Cat 6 or yung kahit Cat 5, di ba, sa matibay. Then, ano pa ba? Kailangan natin ng LAN cable para sa configure ng device, pag-add ng personnel dito sa device. Kasi kung mapapansin ninyo, walang key, walang screen. Paano ka mag-add ng personnel dito? Paano ka mag-add ng card? Paano ka mag-add ng fingerprint? Saan mo pipindutin? Wala. So, kaya kakailangan ninyo ng software. So, yung software sa next video na natin kasi medyo mahaba-haba ng konti yun. So, ngayon ipapakita ko lang sa inyo kung paano i-connect ito. Meron din tayong diagram na ipopost. Check nyo na lang dito sa taas. Mamaya yung diagram habang ginagawa ko. So, okay? So, dito muna tayo sa connection muna ng
ng ito, in bio at saka power supply, paano sila mag paano i-connect. So sabi ko nga sa inyo kanina, meron na akong sana ba yun? Ito. So kukunin ko lang yung ito, nahihila yan, hilahin nyo lang. Tapos pwede mo na i-terminate. Ayan. So tingnan nyo, merong positive, negative. Positive, negative. Ang positive ko ay kulay white. Kulay white. So negative ko kulay blue. So dito may positive, negative din. So positive, kulay white. Ito-terminate ko ngayon yung positive dito. Then, negative yan. Papasok mo lang, tusok mo lang. Sobrang dali lang yan. Hindi kayo mahihirapan. Then, higpitan mo lang para hindi matanggal. So, yan. So, yan. Ito na yan. Okay na. Connect natin ha. So, connect ko ngayon to dito. Malinaw ba? Okay. So, yan. Tingnan nyo. Positive yung white. Dito din positive yung white. Negative yung blue. So, dito negative din yung blue. Okay? So, dahil female to, ang power adapter ko, asaksak ko lang dito sa outlet. Then, kukunik ko lang yung dulo kasi ito male, ito female. So, okay na. So, nag-power on na yung controller natin. So, yan. Meron na siyang kulay pula. Umiilaw na. So, ito rin. Makikita nyo rin dito yung indicator. RS-485 card run. Then, EXT RS-485. Okay? Bubunutin ko muna siya para i-connect muna natin yung mga terminals ng ibang devices. So, unahin natin ito. Fingerprint reader. Pwede siya sa card. Yan, pwede sa card. Then, pwede sa fingerprint. So, yun yung dalawang verification niya. So, imiilaw to ng green, pati ito, tong sensor niya. So, yan. Tapos, meron siyang dip switch. Ang dip switch, ibig sabihin, kasi kapag marami kang pintuan, or meron kang apat na ganito, kailangan mong i-assign yung dip switch niya. May 1 to 6 yan sa taas. So, kapag ka 1, yung nakataas, door 1 yung bubukas, kung ano yung lock 1 mo dito. So, yan. Di ba may lock 1? May lock 1 tayo. So, sa lock 1, yun yung bubukas. Kapag ka number 2 naman sa dip switch yung nakaangat, the rest dapat nakababa. So, dito naman sa lock 2 yung bubukas. Pag nag-punch ka. So, ipapakita ko dun yung diagram ng dip switch. So, dito. Check nyo dito yung diagram. Ilalagay na lang namin. So, yan. So, ito, ang nakataas sa kanya ay, yan. Tignan mo makikita nyo ba? Yung isa lang yung nakataas, yung number 1. The rest nakababa. So, door 1 to. So, dapat, i-open ko siya mamaya dito sa lock 1. Okay? Dito siya nakakonnect yung magnetic lock natin. Pero ito, ang connection na ito, RS-485 para dito. Yan, EXT, RS-485. Ground, positive. Positive, negative, RS-485. So, terminate na natin. So, tatanggalin ko lang to. So guys, sige na, tatanggalin ko lang yan para magta-terminate na ako. Okay? So dahil nilagyan ko na siya ng connection, so may palatandaan na ako dito. So itong blue, wait lang. Dito sa orange-white, ang connection ng orange-white ko ay, may dalawa pa yung orange-white ko dito. Ito, orange-white. Meron akong RS-485 positive. So, kukunin ko siya sa RS-485 positive. Titingnan ko lang. Dito siya sa dulo. So, dulo ko siya i-connect. Yan, dito. Then, higpitan ko lang yan. So, para ma-check kung naka-ano na, connect na yan, ilahin mo. So, okay na yan. Then, yung susunod ko ay itong kulay brown. Sa kulay brown ko,
negative RS485. So yeah, RS485 negative yun, pangalawa. Okay, nakikita nyo ba? Connect na siya. So, ilayin mo ang matibay. Okay. Then, yung susunod ay yung isang eto. Itong isang orange ko, orange-white, nasa ground siya. Ikutin mo lang. Naikit na. Okay, hilahin mo. So, okay na. Then, syempre, yung kulay blue, positive yan. So, positive connection. May diagram naman tayo po provide para mas magbibilis yung masundan. So, para mas mabilis mag-terminate or mag-higpit, dito na lang. Pwede nyo ilapag dito. Tapos, ikot-ikotin nyo. Okay? So, connected na siya. So, gagawin ko na lang. Ikuwanin ko siya dito sa inbayo. So, yan. So, kita nyo? So, positive, ground, 485, negative, 485, positive. So, dapat tama din siya. So, dito tama naman yung connection natin. Yeah. Kukunik ko na. Dapat guys, kapag sinaksak ko na itong power supply, to, dapat iilaw to. Makikita nyo na iilaw to. Yeah. Try natin saksak. So yan, may ilaw na siya. So working na yung reader natin. FR1200 reader natin. So okay na siya gumagana. The next na gagawin natin, bunutin ko ulit. Ngayon naman, ito namang magnetic lock. So again, may connection yung magnetic lock. Ito, papunta siya sa NC. NC ng ito, lock 1. Saan ba yung lock 1 natin? Ito, lock 1. So kukunin ko ulit yung terminal niya. Tapos, ikakabit ko to dito. Itong isang linya ng magnetic lock papunta dito sa NC na controller. Higpitan ko lang ha. So, yan. So, ito yan. Nakaka-terminate na. So, the next. Gumamit kasi ako ng ano, ng tawag dito, DC mail. Para dun sa power supply. Ito naman, yung com neto. Ito, yung com netong inbayo natin, papunta yan sa ground ng power supply. So, kailangan nating lagyan ng ground yung power supply, yung com. So, saan yung com pangalawa? So, terminate natin sa pangalawa. Yan. So, pangalawa, ayun, mahigpit na. Kailahin, check kung matibay. Tapos, ayan. So, yan yung connection nilang dalawa. So, huwag kayong malilito ah. So, NC, then COM, papuntang power supply. Tapos, itong isang linya naman ng magnetic lock, papunta na siya sa positive. Ayan, positive ng power supply. Okay? Yan ako lang. Tupi ko lang. Ayan na siya. So, ganito yung itsura niya. So, para lang ako naglagay ng ano, kinat ko lang yung isang linya. Actually, diretso yan. Kinat ko yung isang linya. So,
So para magkaroon lang ng ano ng power supply itong magnetic lamp. Kasi hindi mo siya pwedeng i-load dito. Actually pwede siya isang piraso, pero dapat ang amperahe ng power supply mo at least 3 ampere. Kaya lang pag masyadong mahaba doon ang kable, nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon tayo ng voltage drop. Kaya minsan yung lock, mahina yung kapit. So hindi siya masyadong sumasara. So dapat, mas maganda na meron siyang sariling power supply. Yun yung ina-advise ko lagi sa mga nag-install, sa mga kliyente namin, sa mga partners namin na ganito yung gawing setup. So ngayon, ikukunik ko na to. Ikukunik ko na tong terminal neto, papunta dito sa lock 1. Yan. May lock 1. Lock. May lock 1, may lock 2, tapos auxiliary, mga auxiliary niya. So, kakabit ko lang siya ngayon dito. Yan. Tuloy na tayo. So, okay na yung connection ng tatlo. Yan. Ganito ah. Ito, connection ng magnetic lock to InBio. Tapos itong reader natin, connection niya pupuntang InBio. So, tapos yung InBio natin, kailangan ng power supply. So, ngayon, isasaksak ko na ulit yung power supply ng InBio. So, nag-power on na yung InBio ko, nag-power on na din yung aking FR1200. Ngayon, nakakailangan naman natin i-power on itong magnetic lock. So, tignan nyo. So, hindi pa siya nakalock. So, dapat, kapag kasinaksak ko to, yung power supply ng magnetic lock, dapat mag-on yan. Dapat maglalock yan. Okay. Saksak. So, yan. Nag-lock na siya. So, hindi naman na matanggal yan. So, tingnan nyo, mas makapit. Hindi ko siya maihila. Basta-basta. Kasi, mas maganda yung supply niya. Meron siyang dedicated power supply. So, ito yung sinasabi ko. Huwag nyo na siyang, pwede nyo isama dito kung masyadong malapit. Pwede naman. Pero hindi ko na siya ina-advise para lang din sa mas magandang produce ng kuryente ng supply ng magnetic lock. So, connected na siya. So, ngayon, paano ito bubukas? So, okay lang alin mong mag-tap dito ng card. Card o kaya fingerprint. So, try natin yung card kung bubukas siya. So, hindi siya bumukas kasi yung card hindi naka-register. Okay? So ngayon, yung fingerprint ko naka-register na dito using software na register ko na kanina. So next time, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-register ng personnel dun sa software at saka kung paano i-add yung device, yung InBio natin papuntang software. So tignan natin ngayon kung bubukas, ha? So bumpansya ko. So yan. So yan, bubukas. So every 10 seconds, ito naka 5 seconds na nga dito. Mag-lock, close na siya. So, hindi ko na ulit mabuksan. So, try ko ulit i-open through my fingerprint. So, yan. Bubukas siya. Okay? Sana na-gets niyo yung unang video natin, yung first tutorial.